We have started last Sunday, ito pong book study on the book of Revelation. Tulad nga po yung prayer ni Pastora Sai kanina, na habang naghihintay po tayo sa Panginoon, ay madatna niya po tayong banal, madatna niya po tayo, yung puso po natin ay puro. Amen. Napakaganda po nung message nung awit kanina, I will sing, I will worship you. Ito po yung awit na sabihin natin old song, pero dama mo po yung anointing ng Lord doon sa awit na yon. Habang inaawit mo ito sa Panginoon, that I long to be the bride, that, ano susunod doon? Ayun na yun. Diba? Bilang paghahanda, tayo po ay nag-aayos ng buhay, tayo po ay nag-aaral, tayo po ay nananalangin, tayo po ay nagbabantayan sa isa't isa. Amen po. And I believe meron pong special provision ng Lord as we study this book of Revelation at iba pong pagpapala kasi ang pangako ng Diyos sa mga taong nag-aaral at nagahayag, nagbabasa ng aklat na ito. Makita po natin sa first slide po natin yung pong seven dispensation. Hindi ko po alam kung malinaw po sa mga nasa likuran, pero ito po ay siguro marahil ay review na lang po sa atin. Makita po natin dyan, ito po yung panorama na kung saan makita natin yung first dispensation ng panahon po ni Adam at saka ni Eve para po makita natin kung nasaan na tayo ngayon at makita natin kung kailan darating, anong panahon darating ang Panginoon. The second dispensation, this was the time of Abel and Cain. Third dispensation, the time of Noah, no? Makita po natin sa Bible yung pagkakasunod-sunod po ng event. Fourth dispensation, this was the time of Abraham. Fifth, the time of Moses. Tayo po ngayon ay nasa sixth dispensation, the church age. Ito po yung panahon na kung saan ay hintayin po natin ang Panginoon. Ito po yung tinatawag na rapture. And then the last is yung seventh dispensation po, ito po yung the millennium reign with Jesus Christ. Kaya isa na lang po, tayo po ay magpipraise the Lord na po tayong tuloy-tuloy. Ibig ko sabihin dito, no more tears. Amen? Wala na pong luha, wala na pong pagod, wala na pong iiyak kasi sa langit po, tayo pong lahat ay haharap na sa Panginoon. Amen. Okay, sa chapter 2, last Sunday po ay shinare sa atin ni Pastora Ligaya in chapter 1 ng Book of Revelation. At alam po natin na ang Book of Revelation ay sinulat sa atin ni, no, ni Apostle o ni John the Beloved or John the Divine. Sa Revelation 1 verse 4 and 11, it says, "This letter is from John to the seven churches." Very specific po to the seven churches in the province of Asia. At pakita po natin mamaya, saan ho ba itong province of Asia na binanggit dito ni John. What do you see? Write in a book and send and send and send to the seven churches which are in Asia. To Ephesus, Smyrna, Pergamos or Pergamum, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Ito po yung seven churches na matatagpuan po sa Asia Minor. Asia Minor. Ito po ay mensahe ng Diyos kasi ang aklat po ng Revelation ay binubuo ng dalawang bahagi. The first, we can see the letters. The second part is the message. Letters to the seven churches. The second part is about the message of God to all believers. Kaya nga po, sa mensahe pong ito, makita po natin na yung seven churches, o itinatawag natin the seven church o churches of the apocalypse, para po mas maliwanag po sa atin, ito po ay tumutukoy doon po sa Roman province. Roman province. Kasi alam po natin na ito pong seven provinces, ito po yung seven letters, but tignan po natin sandali, ano?
Ito po yung Ephesus, Pergamos, Sardis, Laodicea, Smyrna, Thyatira, Philadelphia. Ito po yung binanggit po ni John kanina. Ephesus, ito po yung tinatawag na the church in Ephesus, ito po yung tinatawag na the church that had forsaken its first love. Ito po yung apostolic church na tinatawag. The church that had forsaken its first love. Alam ko po na wala pong mahirap at madaling mensahe sa harapan ng Diyos. At naniniwala po ako na ang Holy Spirit po magpapaunawa sa atin kung ano pong pinag-aaralan. Wala pong malalim, wala pong mababaw. Ang presensya po ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng karunungan. Smyrna, the church in Smyrna, the church that would suffer persecution. The church that would suffer persecution. Pergamum or Pergamos, the church that needed to repent. The church that needed to repent. Number four, Thyatira, the church that had a false prophetess. The church that had false prophetess. Sardis, the church in Sardis, the church that had fallen asleep. The church that had fallen asleep. Philadelphia, the church that had endured patiently. The church that had endured patiently. Last but not the least, Laodicea, the church with the lukewarm faith. The church with the lukewarm faith. Ito po yung characteristics o katangian ng iba't ibang churches na binanggit po ni John. Pero ano po ba itong seven churches na to? What do the seven churches in Revelation stand for? Actually, yung binanggit po ni John, yung seven lampstands at yung seven stars. Yung seven stars po, ito po yung mga angelos or the angels, messengers. At yung seventh lampstand, ito po yung tumutukoy sa seven churches. At yung binanggit po ni Apostle o ni John de Bilabe dito ay yung literal na church. Kasi kung tatanungin po natin yung mga dispensationalists na tinatawag natin, they would say that the seven churches, ito yung mga churches na hanggang ngayon ay tinutukoy. Ito po ay symbolical, depende po sa application na pwede mong tanggapin mamaya, in application po sa gagawin natin. Pero literally, ito po yung seven churches na present na nung panahon ni John de Bilabed. Ulitin ko uli, yung seven churches na binanggit kanina, ito po yung seven churches na matatagpuan sa Asia Minor. Present na po yun. Ang Apostolic Church, ang Ephesus. Ngayon po ay hatiin po natin itong seven churches sa dalawang bahagi. Unang bahagi, ako po ang magsishare. Yung second part po sa next Sunday, ituturo ko po ngayon, Ephesus, Smyrna, and Pergamum. Kasi mas maganda po yung dahan-dahan po natin pag-aralan. Hindi po ito yung preaching na ginagawa natin every Sunday. Ako po ay talagang nagbuhos ng oras para pag-aralan ito. Mula madaling araw kanina. I mean, this week, tapos madaling araw hanggang kanina po. Kasi hindi po tutulad ng sermon na pwede kang magkaroon ng sarili mong komentaryo. Ibig sabihin, kukunin mo yung historical background, tapos magkakaroon ka ng sarili mong application. Ito po ay tinitiyak ko na dapat sabi ko, Lord, tama ang aking masabi. Amen. Hello. So the seven churches described in Revelation are seven literal churches. Totoong meron ng pitong churches sa panahon na yon. At that time, John, the apostle, was writing Revelation. Kasi alam natin si John ay tinapon doon sa island of Patmos, di ba? Nakita natin kanina yung present island of Patmos, may mga villages na may mga bahay na. Pero during the time of Apostle John, ito po ay tinatag na Quarry Bay, mga babatong lugar. At ang naging trabaho po ni Apostle John sa Patmos, siya po ay, ang tawag dito, nagbi-break ng mga rocks na yon, no? At yun po yung trabaho ginagawa ng mga taong tinatapon sa island of Patmos. Walang FB, no? Walang McDonald's, walang Jollibee. Talaga namang sa panahon na yon, maririnig mo ang boses ng Diyos. Kasi pati
ang mga ibon, sabihin natin ay hindi ganun ka-present sa sitwasyon na yon kasi bihira ang mga punong kahoy. No? Ito ay pinapaligiran ng dagat. At yung seven churches ay malapit sa island of Patmos. Malapit sa island of Patmos. Kaya tignan po natin, doon sa, saan nga ba ang island o saan itong seven churches na to matatagpuan. Sa next slide po natin, makikita natin dyan yung Asia Minor. Yan yung seven churches. Saan ba ang Asia Minor? Ang Asia Minor po, sa next slide po natin, makikita na ito po ay matatagpuan sa Turkey. No? O modern Turkey. At sa ngayon po, yung seven churches, yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, and yung apat na churches, iba na rin po ang pangalan sa panahon ngayon. No? Marami na pong pagbabagong pangalan. Kaya kung titignan natin yung mapa ngayon at pupunta tayo sa modern Turkey, iba na po ang pangalan nila. Hindi nyo na po makikita yung word na Ephesus, Smyrna, Pergamum, kundi ito po ay napalitan na. Kaya makita po natin, ang Turkey ay isa doon sa 24 Eastern countries at magkakaroon ito ng part, hindi lamang part nung panahon ni John the Beloved, kundi part on the last days. Si Antichrist po ay manggagaling isa doon sa 24 Eastern countries. Kasi meron tinatag na Western View and Eastern View. Yung view na kung saan manggagaling ba ang Antichrist at ano ba ang Antichrist. Ito ba ay manggagaling sa Rome o manggagaling sa Eastern country? No? Anyway, hindi po ito yung focus natin ngayon pero gusto ko lang pong bigyan diin na ang Turkey po ay hindi lamang po nabanggit noon kundi ngayon po kasi on the last days ay magkakaroon ng part ang Turkey, ang 24 Eastern countries sa pagbabalik po ng Panginoon. Okay nga ron, Revelation 2 from 1 to 7, sabi ganon, write this letter to the angel of the church in Ephesus. So number one is Ephesus. This is the message from the one who holds the seven stars in his right hand, the one who walks among the seven gold lampstands. Sino po yung the one na yon? Sino po yung the one holding the seven stars? Sino po yung the one who walks among the seven gold lampstands? Si Jesus Christ. Siya po yun. I know all the things you do. I've seen your hard work. Ito po yung commendation ni Jesus Christ sa church in Ephesus. I know all the things you do. I have seen your hard work, and your patient endurance. Kasi alam niyo ang Panginoon, very gentleman. Sasabihin niya muna yung maganda sa'yo, pagkatapos nun yung rebuke. Diba? Parang ganun din yung approach niya kay Peter, diba? Parang illustration lamang ito. Diba si Peter nung siya ay lumubog sa tubig, dahil siya ay na-defocus, nawala yung focus niya kay Jesus Christ, lumubog siya sa tubig, sabi ni Peter, Lord, save me, at siya ay sinave ni Jesus, siya ay inakyat, o sabihin natin, inahon doon sa tubig at dinala doon sa bangka. Makita natin na kung titingnan natin si Peter, yung faith niya na shake, di ba? Pero hindi siya kinorek kaagad ng Panginoon. Ang Lord ay napaka-gentleman. Katulad din itong commendation ni Jesus sa church in Ephesus, ito yung mensahe ng Diyos sa Efeso. At ito yung nakita kasi during that time, ang mga churches ay persecuted. No? Talaga namang nung panahon ni Paul under the leadership of Emperor Nero, di ba? Si Emperor Nero ay talaga namang worst na emperor. Siya yung tinatawag na may ganon, no? Kasi pati magulang niya ay pinasunog niya, mga kapatid niya ay pinapatay niya. Walang relasyon para sa kanya. Kaya nung panahon ni Apostle Paul, makita natin na siya mismo, nung panahon niya na siya ay kailangan na umakyat sa langit, siya ay pinugutan ng ulo. That was the time of Emperor Nero.
Kaya ganoon ka-persecuted ang mga churches nung time na yun. Kaya ang mga disciples talagang nagiwahiwalay sila at doon lumaganap ang salita ng Diyos. I know all the things, ano? Ito yung command. I know you don't tolerate evil people. So ito yung katangian ng church in Ephesus. They don't tolerate evil people. Makita natin na yung standard nila, hindi sila yung nagtotolerate, no? You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. Kaya napaka, ang church in Ephesus, napaka, sabihin natin malalim sa katuruan kasi alam nilang i-discern yung mga false prophets. Lagi silang maate ng pepsol. Lagi silang maate ng tarihing, no? Present sila sa mga prayer meetings, sa leadership training, lagi silang available. Kaya alam nilang i-discern yung mga negative or evil spirits. Ito kasi yung sinabi ni Jesus Christ, you have discovered they are all liars. No? Sila yung may tinatawag na divided hoops. They can discern what is evil and what is good. Walang kaibigan. Pag alam niya na kahit magkaibigan tayo at nagsisinungaling ka, alam niya nagsisinungaling ka. Hindi niya tinotolerate. But I have, ito na ngayon yung correction, but I have complained against you. You don't love me or each other as you did at first. You have left your first love, sa ibang version. But I have something against thee. Parang, I know your labors, I know all your sufferings, I know your hard work, alam ko lahat yan. Alam ko yung mga sacrifices mo, alam ko yung tithes and offering mo, I know everything that you do, all your efforts and sacrifices, but I have something against thee. Thou hast left your first love. Pwede palang mag-comment ang Lord ng ganon, na lagi tayong present. Pero pwede palang sabihin ng Lord, anak, you have left your first love. Ano ba yung first love? Sino dito nagkaroon ng first love? Wala. Hindi kayo na in love? Sino dito ang na in love? Walang na in love? Mga pusong bato? Biro lang. Di ba, pag first love ka, di ba, yung love mo, pagdating sa bahay, siya lagi nakikita mo, every corner of the house, yung mukha niya nakikita mo, tama ba ako? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, dahil siyang naalala mo. Lahat ng messages niya sa cellphone mo, lagi mong binabasa, kahit 3 years ago na. Yung mata mo ay laging nagniningning. Wala kang makitang pangit sa kanya kahit marumi ang kuko niya. Kasi first love. Di ba, mga nanay, ang first love ay ganon. Amen? So, first love sa Lord, naalala ko nung bago pa lang ako sa Panginoon, baby Christian, natapos ko ang Bible sa ilang araw lang. I mean, yung New Testament. Pagising sa umaga, tapos pag vacant sa school, kasi sa PUP, ako nag-aral, schoolmate ko si Pastora Ligaya, professor namin si Kuya Eddie Villanueva. So during vacant time, Bible pa rin ang hawak mo. Yung Salita ng Buhay o kaya yung Gideon Bible, New Testament. Yun yung first love. Lagi mo naalala. Lagiging Christ conscious. Iba yung Christ conscious sa sin conscious. Ang sin conscious, yung maglay kang conscious sa sin. Kaya nga sin conscious, yung ay naku, mali ginawa ko, ay naku, mali yata mukha ko, ay naku, mali yata sinabi ko, puro mali. Yung Christ conscious, yung bang conscious ka dun, Lord, maganda ba ako? Lord, bibiling ko ba to? Alam mo, masaya ka. Amen? Hindi yung sin conscious na tingin mo sa lahat ng bagay na gagawin mo kasalanan. Yung Christ conscious ka, para bang in love ka, pagkasama mo yung boyfriend mo, paganda ka, di ba? Lipstick. Dahil wala kang pang-lipstick, bumili kang chiklet. Di ba? Walang gel, yung langis. Gusto mo maging maganda lagi sa kanya. Amen. So yun yung first love. Balik tayo ulit sa Revelation.
But I have complained against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far have you fallen. No? Look how far have you fallen. How far have you fallen? Turn back to me and do the works you did at first, in first love. Na minsan, makikinig ka sa mga worship songs, magbabasa ka ng Bible, in love ka sa Word of God, nagre-research ka, hindi yung comics pampatulog, kundi talagang bawat salita sa Biblia ninanamnam mo. If you don't repent, I will come and remove your lampstand for its place among the churches. Meaning to say, yung effectiveness natin or effectiveness ng church in Ephesus, mawawala. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans, just as I do. Mamaya po, discuss po natin yon. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious will give fruit from the tree of life in the paradise of God. Kaya makita po natin dito na yung message na na-receive ni John the Beloved, sabi ganon, in turn, pass the message along to the seven churches which are in Asia. Very specific ang Lord, which are in Asia. Which are in Asia Minor. Ito po yung seven churches. He was following the instruction Jesus Christ had given him in a vision while he was on the island called Patmos. Kasi John the Beloved po, sinunod niya yung sinabi ng Panginoon. Ang tanong, paano niya pinadala yung mensahe doon sa church in Ephesus? Sa pamagitan po ng scroll. Alam niyo po yung scroll? No? Kung panahon po natin yan, FB, text, di ba? Pero yung panahon po ni Apostle John, pamagitan po ng scroll, habang siya po ay nakipag-usap sa Diyos, yung kamay niya ay inspired by the Holy Ghost, sumusulat siya, ito po yung kanyang sinulat. At hanggang ngayon, nababasa po natin, in application, ito po yung literal, meron pong Church of Ephesus, application po, maaring tayo po yung church in Ephesus, maaring yung Smyrna Church, o church in Pergamum, no? Pero dito po tayo muna sa literal na pinag-usapan po natin o yung sinasabi po ni Apostle Paul. Now, the church in Ephesus, yan po yung nabasa natin kanina, no? Besides being the capital of the province of Asia, ang Ephesus po ay napakaganda, no? Napakaganda. Ephesus was, from a New Testament standpoint, the most important of the cities to which John wrote. Napakahalaga po ng church o ng Ephesus. The Apostle Paul found there a group that had already believed in Jesus but knew only John the Baptist. Si Pablo, siya po ay missionary. At nakarating po siya sa Epeso. Kaya pagdating niya doon, meron po siya nakitang grupo ng mga alagad. Pero yung grupo ng mga alagad na yon, ang kilala lang ay si John the Baptist. No? So, kaya ang masabing ganon, for 3 years, Paul made Ephesus his home as well as his base for evangelizing the entire Asian province. Kaya ang naging central missionary work ni Paul ay ang Ephesus. The church in Ephesus. At nakita niya itong mga disciples ni John the Baptist, like with Jesus Christ, di ba? Si John the Baptist, meron po siyang disciples, si Andrew, yung kapatid ni Peter. Kaya nung nakita ni John the Baptist, si Jesus Christ, behold the Lamb of God, sabi ni John the Baptist, di ba? Kumbaga, yun yung time na nakita na ni Andrew, si Andres, kapatid ni Pedro, si Jesus Christ. Kaya, yung pagkikitang yun, may ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin nun, ikaw, Andres, pupunta ka na kay Jesus, sa ministry ni Jesus, kasi darating yung time,
mawawala na si John the Baptist sa sirkulasyon. Siya ay pupugutan ng ulo. Kaya makita natin kung gaano rin ka, sabihin natin, effective yung mission ni John the Baptist. Kasi maging sa Efeso, di ba, kilala siya. Marahil nakarating na rin si John the Baptist doon, o maaring meron siyang nasharean, tapos nakarating doon, hindi po natin alam. Pero makita po natin dito na nung napunta si Pablo sa Efeso, ito yung naging central place niya for evangelism. Dito siya nagsimula sa church in Ephesus. At kung titignan po natin yung personality ni Apostle, kasi nasa personality niya, personality po natin, kung ano magiging disciples natin. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Diba? Kapag sinabi mong, ay, galing kay Pastor Asaya, diba? alam mo na yung tatak doon. Oh, galing yan kay Pastor Ligaya, alam mo na yung tatak doon. Pag yan galing kay Apostol Pablo, alam mo na yung tatak doon. Alam mo kung paano mag-mission si Paul. Seryoso siya, very strict siya. Yung passion niya sa Panginoon. Kaya ganun, sabihin natin, effective yung missionary journey ni Apostle Paul. At the same time, alam natin na si Paul dinadala niya lagi si Timothy kung saan siya magpunta, di ba? Kaya si Timothy nakarating din sa Ephesus. Yung mga dinadala niya, like Onesimus, ano? Ito yung mga dinadala niya na kung saan ay na-explore din nila yung missionary work. So, yun po ang Ephesus. Sabi ko nun, the Ephesians had done a good job of following the Apostle Paul's exhortation to their elders. For I know this, Paul warned, that after my departure, savage wolves will come in among you. Ito po ay in-address ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kaya alam ni Pablo ang kondisyon ng Ephesus. Ito yung sinabi niya eh. I know this, Paul warned. Winarningan sila ni Pablo that after my departure, savage wolves will come in among you. Kaya alam niya, sa lugar mismo ng Epeso, may mga wolves, ano, that will come among you, not sparing the flock. Also, from among yourselves, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Therefore, watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. 3 years na nagstay si Pablo sa Epeso. Alam niya ang kultura, alam niya ang ugali ng mga tao, alam niya ang mga palsong propeta, alam niya yung mga Kristiyanong totoo. Kaya ganito na lamang siyang nagbigay ng warning sa mga leaders sa Epeso. Kaya makita natin na hindi lamang si John the Beloved ang ginamit ng Diyos, no? Kundi si Pablo, makita natin ng Epeso ay talaga namang napaka-active, ano? No? Napaka-active na sa gawain ng Panginoon. Now, this is the commendations. Vigilance and watchfulness. Vigilance and watchfulness. To the Church of Ephesus, Christ says, I know your works. Paano ka ba magtrabaho sa Panginoon? Laging present. No? Nagre-recite ng mga verses sa Bible. Meron siyang life verse. Meron siyang laging na-evangelize na dadala sa Panginoon. Laging present sa tarrying. I know your works, your labor, your patience, ano? Your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Tapos, problems and admonitions, the loss of first love. The loss of first love. Hindi porkit ibig sabihin active tayo sa church, ano doon yung first love natin sa Lord. Hindi ko sinasabing tayo yon. Pero, nawa, pag narinig natin ang mensaheng ito, let us check ourselves. Let us check our heart. Maaring active ako sa family, good provider, lagi akong present. Sa church, very supportive ako sa leadership. Sa church, lagi akong ma-attend. What about my first love? What about my devotion to God?
Your ministry to Christ, my ministry to Jesus is different from my ministry to the church. Gano'n ako katagal mag-spend ng quiet time? Gano'n ako katagal mag-spend ng fasting ko sa Lord? Gano'n ako kasweet sa Panginoon? Minsan nga nasa sasakyan ako, sabi ko, Lord, kamusta na tayong dalawa? Alam mo yung tanong na yon, naiyak ako. Kasi yung tanong na yon, alam mo kung anong kondisyon ng puso mo sa Diyos. What about yung minsan tanongin natin ang sarili natin, Lord, kamusta na tayong dalawa? Yung sasabihin ng Lord sa'yo, may x-ray ang puso mo. Pwede sabihin ng Lord, I know all your hard works and sacrifices, but I have something against thee. Thou hast left your first love. Ang Lord naman pag nagsalita, very gentleman. Hindi siya tulad ng tao na, oy, alam ko ang trabaho mo, alam ko lahat. Pero, di ba, God is a very gentle God. Di ba yung boses na very gentle, mababago ang puso mo. Amen. Mababago ang puso mo. Christ knew that this problem would lead to the church's inability to bear light to the world. Kasi kapag nawala yung first love natin sa Lord, maaring strong, maaring active tayo because of the events na nangyayari sa church. Marami tayong calendars or lists of things to do sa calendars natin personally. What if yung mga activities na yon ay mawala? Kamusta kaya tayo sa Panginoon? Ang sabi ganoon dito, Christ knew that this problem would lead to the church's inability. Kapag yung first love, yung devotion natin sa Lord ay unti-unting aandap-andap, magiging ineffective ang ating buhay sa pag-evangelize ng maraming kaluluwa. Your passions for Jesus, yung passion natin sa Panginoon, magdidetermine doon sa taong nadadala natin sa Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Pag lagi tayong galit sa bahay, pag lagi tayong naiinis sa trabaho, hindi ko masasabing ano doon yung first love sa Panginoon. Amen. Di ba kapag ang mag-asawa, walang problema, ano doon yung intimacy, ano doon yung first love, kahit anong problema sa anak, kaya niyong isolve. Pero kapag may problema ang mag-asawa, kahit gano'ng karami ang pera, kalit na bagay, madali kayong mairita. At nawa yung first love na yon ang maging strength natin para matapos natin, ma-endure pa natin yung process na pagdadaanan natin until Jesus return. Yung walang mapapagod. Doon papagod tayo physically, hindi tayo mapapagod sa panalangin. Hindi tayo mapapagod sa pag-evangelize. Regardless of our age, sabi nga ng God kay Joshua, di ba? Oh Joshua, you're getting older but there are more lands to conquer. There are more lands to conquest, di ba? So meron din sinabi dito, yung about the Nicolaitans, ano? Nicolaitans, what was their doctrine? Kasi ang sabi ng Panginoon, do sa last part ng kanyang rebuke sa Ephesus, di ba? Ang sabi ganun doon, check ko lang, ano? Sabi ganun dito, I will come and remove that. Tapos sa bandang huli, but this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do. Ano ba mga Nicolaitans? Ano? Napakahalaga malaman natin din yung mga Nicolaitans. Maaring yung word na Nicolaitans sa panahon natin ngayon ay wala na. At yun yung panahon lamang ni John. Pero yung gawain marahil ay laganap pa rin. Nicolaitans. What was their doctrine? What deeds were they committing that elicited such a strong reaction from Jesus? Bakit ang Panginoon nag-react? Pati ang word na Nicolaitans ay binanggit niya doon sa rebuke niya sa mga Ephesus o taga-Ephesus. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do. So Panginoon mismo, galit siya sa mga Nicolaitans.
Yung word na hate na ginamit ni Jesus dito sa verse 6, the word hate, it comes from the Greek word miseo, no? Miseo, which means to hate, to abhor, to find utterly repulsive. Yung word na hate dito, sa isang salita, hindi ito yung personal na ayaw ko sa'yo, kaya galit ako sa'yo. O maaring marami tayong indifferences, kaya galit ako sa'yo at ayaw ko sa'yo. Yung word na hate na ginamit dito, ayaw ng Panginoon, kinasusuklaman niya yung gawain ng mga Nicolaitans. Ibig sabihin nito, yung gawain ng mga Nicolaitans ay taliwas sa gawain para sa Diyos. Well, of course, hindi magagalit ang Diyos kung pareho ng ginagawa. Pero, ang mga Nicolaitans, makita natin sa ipang ganon, it describes a person who has a deep-seated animosity, who is antagonistic to something he finds to be completely objectionable. Hindi karapat-dapat, yun talagang hindi kaibig-ibig. The word deeds, no? Kasi ang sinabi ni Jesus, I hate the evil deeds of the Nicolaitans. Word na hate at saka yung deeds ang pag-usapan natin. The word deeds in the Greek word erga, which means works. Works. However, this word is so all-encompassing that it pictures all the deeds and behavior of the Nicolaitans, including their actions, beliefs, conduct, and everything else connected to them. So, yung word na Nicolaitans, ito ay tinatawag natin compound verb o compound noun, Nikos and Laos or Lao, no? Kasi mayroong lugar na Lao, spelling noon, L-A-O-S. A compound of the words Nikos and Laos o Lao. The word Nikos is the Greek word means to conquer, Niko. Means to conquer. Yung Lao means tao. So, ibig sabihin to, they want to conquer people. So, do you want to manipulate? You want to control their belief, their actions, everything. So, mga Nicolaitans, sila yung gusto nilang ma-influensyan ang maraming mga Hudyo nung panahon ni Pablo, nung panahon ni Juan, o panahon ng mga disciples, at gusto nilang malayo sila sa tamang paraan ng pagsamba, tamang paraan ng panalangin. Okay, saan ba nagsimula ang mga Nicolaitans? Matatandaan natin sa Book of Acts, no? Sinulat kasi ito ni mga writers noong unang panahon, si Irenaeus tsaka si Hippolytus, two leaders in the early church who recorded many of the events. Sila yung mga writers, no? Sila yung mga journalists, nire-record nila yung mga events, dinodocument nila, that occurred in the earliest recorded days of the church history. Said, Nicolaitans were the spiritual descendants of Nicholas of Antioch. No? Nung panahon, doon sa Book of Acts, gusto nila magkaroon ng mga deacons, at si Nicholas of Antioch ay isa doon sa kanilang inappoint. And had been ordained as a deacon, sa Acts 6 verse 5. And the saying pleased the whole multitude, and chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. So, doon pa lang sa Book of Acts, andun na yung pangalan ni Nicholas. At makita niyo yung word na proselyte of Antioch. Ibig sabihin nito, hindi siya puro, no? Hindi siya puro. The fact that he was a proselyte tells us that he was not born a Jew. Hindi siya Hudyo. Parang si Judas, hindi siya Hudyo. Si Judas from the province, kaya inferior siya sa other disciples. Si Nicholas ay hindi siya Hudyo, but had converted from paganism, again, from paganism to Judaism. No? Madali siyang makonvert. From paganism, alam natin ang paganism, alam natin ang mga pagan, sila yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And then, naging convert siya sa Judaism. Then he experienced a second conversion, the time turning from Judaism to Christianity. Again, from paganism
to Judaism, from Judaism to Christianity. Kaya siya yung taong anong sabihin mo, maniniwala siya. Free thinker. Free thinker. He came from paganism and had deep pagan roots. Siguro marahil hindi pa siya nag-renounce. Hindi pa siya delivered. Very much unlike the other six deacons who came from a pure Hebrew line. Nicholas' pagan background meant that he had previously been immersed in the activities of the occult. Kaya makita natin na yung spiritual descendants, we're talking about spiritual descendants ni Nicholas, yung mga Nicolaitans, sila yung may mga cult practices na kahit umaattend sa church, nagba-black magic, no? Nag-horoscope. Pag hindi sagutin ng Lord kung kailan siya mag-asawa, lalapit sa bolang kristal. No? Hindi niya alam na kahit magbiro-biro ka lang ng bolang kristal yan, hindi mo alam na kahit magbasa ka lang ng bituin, horoscope, ikaw mismo ay nagbigay na ng opening sa Diablo kahit biro-biro. Do everything as for the Lord. Whether you drink, whether you eat, whether you read. Amen? Kaya tayo ay Christian na, hindi na natin dapat i-involve ang sarili natin sa mga cult practices o sa mga practices na alam natin hindi sa Diyos. Yung pagbabasa ng bituin. Bakit kailangan pa magbasa ng bituin? Alam mong Christian ka at alam mong victorious ka at alam mong ingatan ka ng Panginoon. Kailan kaya mananalo ng sweepstick, lotto, etc. Mga black magic, baraha. Ano pa ba uso ngayon? Sa FB, yung mga games na yan. No? Natutulog ng madaling araw para lang doon sa mga games na yan. May time mag-FB, walang time mag-devotion. So yan yung mga Nicolaitans. Ano? Yan yung mga Nicolaitans. Kaya mga Ephesus ay kinorek ng Lord. No? Ganon sila ka firm, ka strong when it comes to discernment. No? Kinokorek nila, nire-rebuke nila. Pero nga, yun ang ano doon, ano? Thou hast left your first love. Okay, the second church, the church in Smyrna. The church in Smyrna. Sa chapter 2 ng Revelation 8 to 11, sabi nga na, the message to the church in Smyrna. Okay, sa Ephesus, hard work sila, no? Talaga namang, sabi natin, yung labor nila sa Lord, pero ang correction ng Lord, thou hast left your first love. Sa Smyrna, tignan natin kung ano yung message ng Lord para sa kanila. The message to the church of Smyrna. Write this letter to the angel of the church in Smyrna. This is the message from the one who is the first and the last, who was dead but is now alive. Makita nyo, nung panahon na yon, di ba tayo pag sumusulat, tayo nasa dulo yung lovingly yours. Nagmamahal. Kaisa-isa mong anak. Diba, mga ganon. Pero dito sa sulat ni John, nauna yung signature ng Panginoon. Write this letter to the angel of the church Smyrna. This is the message from the one. From the one. No? From the one who is the first and the last, who was dead but is now alive. Hindi nagkamali ang Panginoon pagsabi ng linyang ito. No? The one who is the first and the last, pertaining to the church in Smyrna. Bakit? Ang church sa Smyrna, yung the church that is persecuted. The church that is persecuted. I know about your suffering and your poverty. No? Outwardly, they are poverty. They are poor. Pero inwardly, they are rich. Mayaman sila sa presensya. Mayaman sila sa mga provision mula sa Panginoon. But you are rich. I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan. Meron tinatawag naman dito, the synagogues of Satan. Doon sa Ephesus, the Nicolaitans. Ano? Nicolaitans. Ito naman sa Smyrna, the synagogue of Satan. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into the prison to test you. You will suffer for 10 days. But if you remain faithful, even when
facing death, I will give you the crown of life. Amen. Gusto niyo magkaroon ng crown of life? Pwede na kayo kunin ng Lord. Diba na nasa China ako, kahit paano natakot ako dahil merong lugar doon na talagang persecuted. Ibig sabihin, bawal magbasa ng Bible, bawal magdala ng Bible. Tapos sabi ko, Lord, nung after 3 months, wala pa akong nasisimulang gawain sa China, sabi ko, Lord, parang yung kay John Huss ba yun? Sabing ganon, give me souls or I die. No. Ako sabi ko lang, Lord, give me souls. Hindi ko sinabing, or I die. Gusto ko pa mabuhay. No. And 7 months after, nagkaroon ng gawain ng Panginoon doon. Kaya makita niyo yung encouragement ng Lord, don't be afraid to what you are about to suffer. Ano nga ba ang kondisyon ng church in Smyrna? Iba yung sa Ephesus. Ito nga, pinipersecute ang mga churches sa Smyrna. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Whoever is victorious will not be harmed by the second death. Amen. Smyrna. Makita natin yan sa next slide. Smyrna, the persecuted church. Yan. Hindi ko alam kung nababasa ninyo. Ang commendation ng Lord sa church in Smyrna, yung works nila, no? Though they are poor in outwardly, but they are rich inside. Tapos ang rebuke na Jesus sa mga church sa Smyrna, they don't have one word, walang isang salita. Oh. Iba yung sinasabi ng bibig sa sinasabi ng puso. Iba yung sinabi niya ngayon sa sinabi niya bukas. Kaya nga, ang counsel sa mga church sa Smyrna, fear not, be faithful. Fear not, be faithful. Kasi nga yung persecution na nagaganap doon. Persecution na nangyayari doon. Makita niyo sa next slide natin, from the word mere, no, mere. Diyan kinuha yun eh, mere. M-Y-R-R-H, mere. Ang mere ay isa sa mga gifts na binigay doon ng isa doon sa tatlong pantas, di ba? Nung si Jesus ay nasa bahay na. Kasi yung mga pastol nagpunta doon sa sabsaban. Pero nung si Jesus ay mga isang taon na, nasa bahay na, kaya yung tatlong pantas doon nagpunta na, no? Sa bahay ni Maria at saka ni Joseph. Si Jesus nung mga 1 or 2 years old. May dala silang tatlong kaloob. Hindi sinabi kung ilan yung tao, sinabi lang yung tatlong kaloob. Pero maaring iba walang kaloob. Pero yung tatlo ang binanggit dito. Nakita yung tatlong gifts. At isa dito, yung mirror. Na yung mga kaloob ng tatlong pantas ay tumutukoy sa prophetic din yung gift eh. Bakit? Kasi ito yung dadaanan ng Panginoon. Yung mirror. This is a picture of His death. No? Yung mirror. Yung, ito yung larawan o picture ng kamatayan ng Panginoon. Kaya yung mirror, yung nakita natin kanina yaan, yung parang bato, pero actually ano yan eh, galing yan sa puno. Doon sa puno, kailangan mong spike. Tapos may lalabas na liquid doon, para siyang rubber, ano? Kaya kailangan mong i-crush, ano? Yung puno o yung sanga na matinik para lumabas yung mirror na yan. At para mag-produce ng oil, mas matinding crushing ang gagawin para lumabas yung oil. Kaya yun yung Smyrna. Na ibig sabihin, ito yung mangyayari sa church in Smyrna, yung pagdadaanan nila, they will be persecuted. Na ibig sabihin nito, they will be crushed. They will be put into death. They will be put into prison. Smyrna, magkakalapit lang yan, ano? Sa Ephesus, Smyrna, Pergamum. At ito yung tinatawag natin Izmir sa Turkey. Izmir, no? Istanbul kasi malapit din doon. And sabing ganon, this church was founded during Paul's ministry in Ephesus. Siguro si Paul, after Ephesus, punta siya ng Smyrna. Tapos nagkaroon siya ng gawain doon, tapos punta siya ng Pergamum, ano? Itong mga lugar na ito, siguro marahil ay napuntahan ni Apostol Pablo.
This went on for the next 2 years so that people throughout the province of Asia, both Jews and Greeks, heard the word of the Lord. Kaya yung Mir, makita natin, word Smyrna. It was nicknamed Port of Asia. Port of Asia kasi nasa dabing dagat din yan, ano? Nakapalibot yan, puro tubig, puro dagat. Napakaganda rin yan. The church in this city struggled against two hostile forces. Dalawa. A Jewish population that was loyal to Rome and supported emperor worship. Kaya may mga Hudyo sa Smyrna na ma-impluensya. Ma-impluensya, ibig sabihin na mayayaman sila. Nasa matataas na posisyon. At yung mga churches doon ay pinipersecute nila. Bakit? Kasi itong mga Hudyong ito, yung mga ma-impluensyang Hudyo, they worship the emperors. By the way, yung Mir pala, yan ang ginagamit din pang imbalsamo sa mga emperor. No? Kaya si Jesus, di ba, ginamitan siya ng Mir nung siya ay namatay. Kaya makita natin, hindi mo maamoy yung aroma nung Mir na yon kundi mo siya ikakrush. So because of that persecution sa Smyrna, church in Smyrna, makita mo yung aroma of worship. They die for the Lord. Yung talagang you will suffer for the Lord. Yung commitment mo, no, doon sa pangako mo sa Panginoon. Makita natin sa isang slide, the Emperor Domitian. Si Emperor Domitian ay napaka-worse na emperor o Caesar na tinatawag. At gusto niya sa kanya sumamba ang mga tao. Kita nyo, yung mga tao sa Smyrna, karamihan nagkumita ng idolatry, hindi sa mga pagan gods, kundi sa tao mismo. O, sa tao. Kaya mag-ingat tayo, baka may sumasamba na sa atin. Sa akin sinasabi, ang ganda-ganda mo. No? Gusto ka palang utangan. Ito, si Domitian, napaka-strong ng kanyang personality at gusto niya ang mga tao doon sa Smyrna ay sumamba sa kanya. Kaya yung mga Hudyo, na malalakas sa impluensya. Inimpluensya din yung mga mahihinang Hudyo na sumamba dito sa emperor na to. At hindi sasamba, persecuted sila. Kaya church in Smyrna, ganun sila ka-persecuted. Commendations. The Christians of Smyrna had endured tribulation and poverty. The Christ urges them to face a new trials that would soon come upon them with faith and courage. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Ito na yung encouragement ng Lord. Alam ni Jesus kung ano mangyayari along the way sa church in Smyrna. He urged, indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Kaya nga si Antipas, hindi si Herod Antipas. Antipas yung isang disciples ni Jesus Christ, isa sa mga disciples niya, ay pinersecute at namatay. Pinatay siya. No? He urged, indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, that you will have tribulation 10 days. Maaring hindi ito yung literal na 10 days. 10 means testing. 10 means trials. Be faithful unto death and I will give you the crown of life. Yung katawan lang masisira, pero yung ating kaluluwa, pagdating sa langit, may corona ka ng buhay. Amen? Maari ang katawang to tumatanda, naguuban na, nirarayuma na, pero hindi ito habang buhay. Balang araw, haharap din tayo sa Panginoon, yung ikaw na bago na, naging glorified body na. Amen? Then the next is the church in Pergamum, the compromising church, o doon sa ibang version, the married church. Ephesus, Smyrna, the persecuted church. Pergamum, the married church o compromising church. Bakit married church? Kasi ang Pergamum o Pergamus, sila yung nag-asawa sa mga pagan, no? Sa mga pagano, sa mga pagan gods na. Ito yung verse 12 to 13. Write this letter to the angel of the church in Pergamum. This is the message, the one with sharp-edged sword naman ito. Kanina, iba yung sinabi ng Panginoon. The one who was dead and now is alive. Ito naman,
The one with sharp two-edged sword. I know that you live in the city. Satan has his throne. Ito naman, Satan has his throne. No, may trono si Satan sa Pergamum. Kaya titignan natin yung mga cities na ating pinupuntahan. Ano yung strongholds na meron doon? Dito sa Pergamum, Satan has his throne. Yet you have remained loyal to me. You refused to deny me even when Antipas, ito, my faithful witness, was martyred among you there in Satan's city. Kaya kung may tinanong, saan yung city of Satan? Sa seven churches. Saan yun? Sa Pergamum. 12, write this letter to the angel of the church in Pergamum. This is the message from the one with sharp two-edged sword. Tapos 14, I have a few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like of Balaam. Alam mo si Balaam? Di ba si Balaam, siya yung tinatawag na the prostitute prophet? Bakit prostitute prophet? Kasi siya yung binabayaran ni Balak, di ba? The king of Moab. Si Balak ay hari ng Moab at tinawag niya si Balaam, ano? Siya ay propeta. Binayaran niya para sumpain ang Israel. Di ba? So, ang tawag kay Balaam, prostitute prophet, kasi bayaran siya. Pero hindi niya nasumpa ang Israel, kaya ang ginawa niya ay inimpluensya niya ang mga Moabites women na isiduce, isidak, no? Yung mga Hudyo, yung mga kalalakihan sa Israel. Kaya nga, the throne of Satan, the city of Satan, kaya na-impluensya immorality sa Pergamum. Ano doon immorality? Ano doon yung idolatry? At ang sabi pang ganun, he taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin. Pergamum. In a similar way, you have come Nicolaitans among you. Kaya sa Pergamum may Nicolaitans, si influence ng mga Nicolaitans. Kasi ang Nicolaitans, sila yung perverse grace na kahit malina, oh, may awa ang Diyos. Okay lang yan sa Lord. Maglibin kayo, maintindihan ng Lord yan. Masyadong inabuso yung grace na tinatawag natin. Nicolaitans among you, follow the same teaching. Repent of your sin or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth. With the sword of my mouth. Anyone with ears to hear, again, ito yung laging closing ng Panginoon. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give them of the manna that has been hidden away in heaven. And I will give each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it. Oh, kaya pagdating sa langit, nakaukit doon sa batong puti yung pangalan ng Panginoon. Pangalan ng Panginoon. Naalala ko si Brother Inti Garuanda, yung naging guest namin sa Singapore, nung namatay siya 7 days, tapos sa langit, sinabihan siya ng Panginoon na bibigyan siya ng puting bato. Puting bato. Alam niyo, nakasulat yung pangalan ng Panginoon doon. At alam ko na ito yung pangako ng Diyos na sinabi dito sa church in Pergamum. Kung merong correction, merong reward na ibibigay ang Lord. Ito po sa slide na makita po natin, the city of Pergamum, napakataas niyan. Meron siyang tinatawag na natural fortress kasi yan po ay bulubundukin. Rocky Road, oh Rocky, Rocky Road tuloy. Rocky Road ice cream yun, ano. Yung Rocky, yung mountain, ano? Kaya doon, natural fortress nila. At sabi ganun, the city Pergamum was built on a hill 1,000 feet above the surrounding countryside, creating a natural fortress. It was a sophisticated city, a center of Greek culture and education with a 200,000 volume library. Napakalaki. Okay, sa next slide, makita po natin dyan si Asclepius. Yan ang sinasamba sa Pergamum. But it was also the center of 4 cults, 4 na kulto. And it rivaled Ephesus in its worship. Kung ba Ephesus tsaka ang Pergamum, hindi sila nagkakalayo no, sa pagsamba. Kay Goddess Diana no, sa Ephesus. Ito naman, itong si Asclepius
Peyus, ano? Whose symbol was a serpent. Yung hawak niya na tungkod, may serpent doon, gold or bronze, gold serpent. And sabi nga nun, and who was considered to go of healing? People came to Pergamum from all over the world to seek healing from this God. Yung hawak niya, rod, tapos merong nakapalupod doong ahas. So, yung statuang yan, yung mga tao lumalapit, ano, siguro hinahalik-halikan, okay, pupunasan ng panyo, ano. Tapos, kasi ang belief nila, gagaling sila. So, ito sa mga cults, apat na cults kasi doon, na meron ang Pergamum. Kaya pala, alam nyo, nung panahon ni Moses, di ba yung snake, na sabi nga nun, sino man tumingin dito sa snake nito, gagaling. Pero yun ay nire-refer lang ni Moses na merong darating, no? Walang iba kundi ang Panginoon na siya ang magpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Amen. Kasi lahat na natutukan ng ahas noon namamatay. Kaya gumawa si Moses ng snake, no? Na lahat ng titingin doon sa kahoy na yung gagaling. Pero huwag natin gawing Diyos yung ahas. Huwag natin gawing Diyos. Another one, ito si, sa Greek mythology, siguro kilala niya siya, si Zeus, di ba? Zeus is the god of sky and thunder and the ruler of, pag kumidlat, ay naku, nagagalit si Zeus, ano? Mali yun. Amen. Iba naman sinasabi, ay, nagbo-bowling si San Pedro. Hindi rin totoo yun. Meron pa isa, si Dionysus, was the god of wine, no? Alcohol, agriculture, and fertility of nature, who is also the patron god of the Greek stage. So kita po natin na sila mismo ay na-involve sa ganitong klase ng pagsamba, the church in Pergamos. Pero kita niyo naman, ito yung commendation ng Panginoong Yesus. Many of the believers in the Church of Pergamos persevered in the faith even during the times of persevered persecution. Na kahit na kailangang patayin sila, okay lang, mamatay kami para sa Panginoon natin. Amen? So doon po tayo magtatapos. And then on Sunday, maaaring si Pastor Aligaya, Pastor Vincent, ang magpatuloy po nung four churches. Ngayon, paano po natin i-apply nito sa ating sitwasyon ngayon? Ephesus, thou hast left your first love. Smyrna, the persecuted church. Pergamum, the married church. Bakit? Kasi pinakasalanan nila ang mundo. Naging inakap na nila ang mundo. Nawa maging warning ito sa atin. I'm a church. You are a church. The church of God is moving. Nawa doon sa seven churches na yon, tayo po yung church na nag-iinit. Amen. Na patuloy nag-aalab para sa Panginoon. And let's sing that song once again, yung I will sing, I will worship you. At habang inaawit po natin ito, ay i-dedicate po natin yung awit na yon sa Panginoon. Lagi pong counsel ng Lord dito sa three churches na to, repent. Go back to your first love. Repent. Repent. Magsisi. Marahil po may mga bagay na dapat natin pagsisihan sa ating mga kasalanan. May mga ways, may mga habit. Mahal po ng Diyos ang mga churches sa Asia Minor. Higit sa lahat, mahal po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Let us just worship the Lord. Let us sing this song. And let us repent, ano, sa ating mga nagawang pagkukulang. Maaring malaking kasalanan din natin nakikita, but King Solomon says, small foxes will ruin the vineyard. Yung maliliit na kasalanan, yan ang sisira sa atin. Yan ang din natin namamalayan na nagpapabagsak sa atin. Panlalamig, akala natin okay lang yon. Pero let us go back to our first love. Maaring masyado naman tayong active, ano, sa family, active sa church.
Pero bakit sinabi ng Lord, thou hast left your first love? Na-miss tayo masyado ng Panginoon. Amen. Na-miss ka ng Lord. Na-miss ako ng Lord. Sabi ko nga minsan, Lord, I want more. More of your presence. More of your word. More of your promises, oh God. And let's just spend this moment with God alone. Hallelujah.